kinukulang talaga tayo. Sobrang laki yung gastos natin, kinukulang tayo. Distribute equally ang 3,000. Positive Day Jelievers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang malamig na hapon sa lahat ng mga Jelievers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng mag-gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandyan lang po sa paligid. And if you want to join my team, IMG Rockstar Team, SMDC Rockstar Team, for your additional source of income, or OFW ka at meron ka negosyo dito sa Pilipinas, you want business consultant, just PM me sa personal FB, nandiyan lang po sa paligid-ligid. Okay? Alright, so pag-usapan natin ngayong malamig na hapon, anong gagawin mo kung mas malaki ang gastos kaysa income ng pamilya? So pag-usapan natin, unang-una, ano ang mga hindi mo dapat gawin? Pangalawa, ano ang dapat mong gawin? At pangatlo, ano ang yung solution na dalawang solution na ipapakita sa inyo ngayon ni Doc G. Okay? So simulan na natin. Unang-una, ito yung huwag mong gagawin. For example, halimbawa po, ang kita nyo ay sa buong pamilya, total na. Kasi di ba sa pamilya natin, marami tayong magkakasama eh. Ang total ng income nyo ng family ay let's say 20,000. Okay, 20,000. Pero ang expenses nyo na pag-usapan nyo, computation, 25,000. So in other words, nagkukulang kayo ng 5,000. Okay? So, deficit ng 5,000 ang pamilya. Pamilyang Sunga. Hello mga kapamilya. So, anong gagawin natin? Okay? So, unang-una, eto, wag muna. Eto, bago yung anong gagawin, eto muna yung wag na wag mong gagawin. Okay? Habang tayo po yung nagkakape. Okay, unang-una, wag gawin na mangutang continuously para pang-sustain nung kulang na yon. Halimbawa, 5,000. Sige, mangutang na lang tayo muna kay ati, kay aling ganito. Buwan-buwan, 5,000. Hindi pwede, di ba? So, sino magbabayad nun? Anong gagawin nyo doon sa 5,000 na yon? Kung 10 buwan, di 50,000 naging utang nyo. Wag mangutang para lang pampuno ng inyong monthly na expenses. Okay? Alright, so pangalawang din yung dapat gawin, huwag kayong mag-away-away. Huwag magsumbatan kasi di ba sa pamilyang Pilipino, ang dami kasi hindi magagawin. Ikaw kasi hindi mo binabayaran di ba? So, ayan, kinukulang tuloy tayo. Hindi pwede yon. Mag-usap, okay? Huwag mag-away-away, okay? Pangatlong din mo dapat gawin ay ito. Huwag naman ipakarga sa isang tao lang ang computation o yung kulang. Halimbawa, isang tao, kulang tayo ng 5,000, ikaw na lahat dito. Wag naman, okay? Or, alimbawa, OFW, meron kayong kapatid na nasa ibang bansa, sabi, kulang kami ng 5,000, ikaw na nga muna yung sumagot. Wag naman, okay? So, yan tatlong bagay na yan, wag na wag gagawin para lahat masaya at maayos ang pamilya, okay? Doc, anong gagawin? Okay? So, yun yung una. Pangalawa, eto, ganito. Magkakaroon tayo ng computation. Mag-compute tayo, okay? So, una, ganito. Pagkatapos mo mag-compute, tinan mo muna, i-identify mo yung area na pwede nating bawasan. Okay? So, halimbawa po ay meron tayong mga, di ba, electric bills, nauna na yan, rent, may mga ganun, di ba? Depende yan sa kung nasaan lugar kayo at yung status ng family nyo. Okay? So, baka pwede dyan na pwede kayong area na pwede bawasan, 5,000. For example, baka pwede mo na magbawas ng ng ulam. Isa-isang putahe lang kapatid. O electric bill nyo, try nyo na from let's say 5,000, gumawa kayo ng paraan para mag 3,000 lang. Okay? Or magtanggal muna ng other expenses, di ba? So halimbawa, ito. Magtanggal muna siguro ng Netflix, di ba? Doc, lagi mo sinasabi Netflix. Kasi yan yung concrete eh. Di ba magkano ba? 500? 500 lang naman, Doc. Baka nga, isa siya nakakontribute. Kaya dumadami expenses nyo. And may YouTube naman eh, di ba? Dun ka na muna. Alright? So, yon. And after this, eto po. Tingnan nyo mabuti kung ano yung pwede. Para makabawas lang. Okay? For example, kanina sabi natin, di ba, 5,000 ang inyong kulang, 5,000 ang excess na expenses. So, after evaluating yung mga expenses nyo sa bahay, alin dyan yung pwedeng wala na? So, for example, Doc,
Naggawa na na kami lahat, tinanggal na namin itong mga ganito, pero meron kami, deficit pa rin kami, kulang pa rin kami ng 3,000. Eto na yung solution, okay? So after, okay, gagawin nyo lang to pagka, okay, nagawa nyo na yung 1 and 2. That means, na-identify nyo na anong areas ang pwedeng tanggalin. At second, natanggal nyo na talaga, okay? Eto na pwede natin gawin. Unang-una na pwede natin gawin, na part 3. Okay? Yung kulang na yan, pwede nyo po siyang i-distribute. Alright? I-distribute sa lahat ng membro ng pamilya. Halimbawa, 3,000. Okay? Ilang kayo magkakapatid dyan? 5. 5 kayo magkakapatid sa bahay na kumikita. I-distribute nyo na yung 3,000. Sabihin mo, mag-meeting kayo. Okay, kinukulang talaga tayo. Sobrang laki yung gastos natin, kinukulang tayo. Distribute equally ang 3,000. Okay? So, kanya-kanya na yon. Bahala na kayo. Bahala na kayong diskarte. Basta limbawa, T600 pa tayo. T600 pa. Okay? Edok, wala na ito ah. Second solution natin. Edok, wala na nga talaga eh. Kumbaga, yung nabigay namin, na-contribute namin, yun na talaga yung pera namin. Wala na kayong magawa. Okay? Kung talagang naitodo nyo na yung pera nyo, sweldo nyo, kulang pa rin. Lahat kayo, pati sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, tapos nag-ano na talaga kayo, nagtanggal na ng mga other expenses, kulang pa din. Eto na, okay? Eto na yung solution, ultimate solution ni Doc. Mag-full force kayo. Full force. Ibig sabihin, kung 5 kayong magkakapatid sa bahay, pati nanay, tatay mo, kung malakas pa naman, 7 kayo, mag-isip kayo ng paraan paano kayo magkakaroon ng income ng 3,000 a month. Full force, okay? Mag-meeting, pag-usapan, sabihin nyo, anong gagawin natin para magkaroon tayo ng 3,000? Hindi pwedeng kulang. Nagtanggal na tayong lahat, di ba? Tinanggal na natin, kulang pa din. Pati si Aling Nelia, tinanggal na natin. Shoutout sa aming assistant sa bahay. Shen, nag-aayos na mga baon ni Doc, mga damit. Yan, mabango. Salamat sa iyo, Aling Nelia. So, kung tinanggal nyo na lahat yung unnecessary expenses, pero kulang pa din. So, you need to try this. Full force, alright? So, mag-meeting, tapos pag-usapan, ano yung pwede nating gawin tuwing Sabado na magbibigay sa atin ng income. Okay? Or anong pwede natin gawin tuwing alas 6 hanggang alas 9 ng gabi? Pag-usapan natin na magkakaroon tayo ng income. Anong pwede natin gawin tuwing Linggo ng hapon? Diba? So dapat, ito, napakalaga nito sa family. Dapat may isang member kayo ng family na siya nagli-lead. Siya yung parang leader. So ito gagawin natin. Try natin to. Okay? So, tapos ito, ganito gawin natin. Okay? Pag kumita na, limbawa, nagkasundo kayo. O sige, magbe-bake tayo ng cake, ha? Bake ng cake. Tapos ikaw taga-tinda, ikaw taga-post sa FB, ikaw taga-deliver. So, pag na-raise nyo na, let's say, 3,000. Okay? Kumikita na kayong 3,000. Yun, bigay nyo na yun sa bahay. Kung sino may nagmamanage ng pera. O, eto na, sakto na tayo. Then, do that. Okay? Tuloy-tuloy nyong gawin. Hanggang, okay? So, lumabis na ang pera nyo. Alam nyo, magandang bunga nito, nagkaroon kayo ng family business. Ituloy-tuloy na, okay? You just have to try it. Try it natin. Try natin yung formula na to, okay? So, etong challenge ko sa atin lahat. Sa lahat ng mga sobra ang gastos sa income, why don't you do this? Okay? This might work to your family, okay? Maraming salamat. Sana nakatulong ating vlog, okay? Magkapit tayo, mga Genievers. And please, wait lang. Join pala kayo sa aking webinar. Gagawin natin to every Sunday na. Pakilagay ang poster ko. The Principle of 100%. Baka makatulong sa inyo. The Principle of 100%. Kung paano yan, attend kayo ng webinar for only 500 pesos lang. Okay? OFW, dito sa Pilipinas, every Sunday, 8 p.m. Tuloy-tuloy yan. Dire-diretso na yan. So, wala na makakapigil. PM wala ako, okay? And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Genievers. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go!